poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ibon at sambahin ang poon. Magliwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Biba poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo na way sumayin yung lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, kasama ko po ngayon si Father Nanti Baldovino Jr. At isama natin sa misa natin ngayon ang ating mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo nalang sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Namana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa mitan ng live streaming sa Facebook, Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at ipagdako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakuspusting ng mga chapels, groups at communities. Isama natin sa misa natin ang intensyon para sa matagumpay na paglakbay bilang simbahang sinudal, ang kapepaan sa mundo, lalo't higit na sa Ukraine at sa Israel. Isama natin ang misa para sa dalawang Pilipino na namatay doon sa gera ng Israel. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya namulog tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyay ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ako ay naing anak, ang cross at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa cross at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng anak, ay magbaging dapat nawang aming kamtin, ang lubos na katubusan at ang pagkabuhay sa iyong piling. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Magluksa kayo at tumangis, mga saserdoting naghahandog ng haing susunugin sa dambana ng Panginoon. Pumasok kayo sa templo at manatili roong magdamag na nakasuot ng sako. Walang trigo o alak na ihahandog sa dambana ng inyong Diyos. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao upang sumamba. Tipunin ninyo ang matatanda at lahat ng taga-Huda. Pumasok kayo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos at sumamo sa Kanya. Malapit na ang araw ng Panginoon at magaganap ang pagkawasak na likha ng Kanyang kamay. Kalagim-lagim ang araw na yaon. Hipan ninyo ang trumpeta. Ibigay ang hudyat sa Siyon, sa banal na burol ng Diyos.
manginig ang lahat ng nananahan sa Huda. Dumating na ang araw ng Panginoon. Ito'y makulimlim at malungkot na araw. Madilim ang buong paligid at lumitaw ang napakakapal na balang tulad ng paglaganap ng liwanag sa kabundukan kung nagbubukang liwayway. Hindi pa nangyayari ang ganito ng mga nakaraang panahon at hindi na mangyayari pang muli. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. Makatarungang paghatol ang igagawad ng Panginoon. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ginawa mo poon aking isa sa isa'y. Panginoon naming kataan. Makatarungang ang paghatol ang igagawad ng poon. Iyong hinatulan niya o mga hentil at mga balakyot, alaala nila sa balat ng lupa'y pinawi mong lubos. Itong mga hentil nahulog sa hukay na ginawa nila sa kanilang bitag na umang sa akin ang nahuli sila. Makatarungang ang paghatol ang igagawad ng poon. Dapat kilalaning haring walang hanggan itong Panginoon. Kanyang itinatag iyong kanyang trono upang doon humatol. Ang pamamahala niya sa daigdig pawang naaayon sa makatarungan niyang pagpapasya bilang isang hukom. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. Magsitayo na po ang lahat. Sa Kanya tayo'y dumulog, kasamaan ay natapos. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, nang gilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo, ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin kahit nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpakilala na ang Diyos ang sumasayo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip kahit sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kariyang nahati sa magkalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon.
Kung magimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Belzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ni Belzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng ganyan? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin ito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At ang nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito ay gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpahingahan. Kung walang matagpuan, ay sabihin ito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik, ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siya muli at magsasama ng pito pang espiritong masasama kaysa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama pa kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Kasama ko ngayon si Father John Baldovino mula sa Mount Carmel Parish. At kayong lahat na narito, kahit na may banta ng ulan, buti na lang hindi pa dumating. At mayroong iba na medyo nabahala pa dahil yumayanig yung lindol kaninang umaga na ang sentro ay sa Calaca, Batangas, at bumuga ng asopre ang Taal na volcano. Kaya nagtataka tayo bakit ganito mga pangyayari. Liban pa sa mga panganib dahil may kaguluhan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Gera sa Israel, gera sa Ukraine, sa Sudan, napakarami pang mga lugar. Hindi natin alam ano talagang mga mangyayari. Sa ganitong may mga pangyayari sa ating kapaligiran, tampo na ang mga nagmahalan ng mga bilihin, ay mayroong maraming katanungan sa ating sarili. Ano ba talaga ang mga pangyayari sa buhay sa ngayon? Pero ang mga pangyayari sa buhay natin ngayon ay isang paalaala sa atin na wala tayong ibang dapat na ipangamba. Kung tayo'y nananalig sa Diyos, kung tayo'y nampalatay sa ating Panginoong Nazareno, kung tayo'y kumakapit sa Kanya, palakpakan po natin ang ating Panginoong Nazareno, sapagkat nasa Kanya ang ating pag-asa, nasa Kanya ang ating kaligtasan, nasa Kanya ang ating buhay. Noong panahon ni Propeta Joel, nagkaroon ng isang pagtawag para sa pagbabalik loob ang mga tao. At ito yung
kanilang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Nanawagan sila na magkaroon ng tunay na pag-ayuno, panalangin at iba pang sakripisyo upang sila ay magbalik loob para sa Panginoon. Sapagkat ayon pa sa ating Salmo 9, nandiyan naman lagi ang Panginoon. At kung siya man ay maghatol, siya ay makatarungang maghatol sa lahat ng tao. Pero sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 11, verso 15 hanggang 26, kakaiba ang nangyari. Ang ating Panginoong Hesus gumagawa ng iba't ibang himala. Isa sa mga himala na ginawa niya ay ang pagpalayas ng demonyo. Maraming nanggilalas, maraming nagpupuri dahil sa kanyang ginagawa. Pero mayroon ring mga taong mga kritiko, mga taong ayaw maniwala sa kanya. Yung una, yung mga Pariseo at mga eskriba, ayaw maniwala sa kanya at humihingi ng palatandaan na kababalaghan na siya ay mula sa Diyos kapag gagawa ng isang himala. Mayroong iba na sinagsabi na ang kanyang ginagawa na pagpalayas ng demonyo ay dahil kay Beelzebul, prinsipe ng demonyo. Kaya ng ating Panginoon ay gumawa ng isang tugon sa kanila na mali ang kanilang pag-isip. Una, na paano mangyari na si Satanas o ang si demonyo ay makipaglaban ni Satanas at ni demonyo? E di sana nawala na ito. Gumagsak na. E bakit nariyan pa? Pangalawa, ay ang kanyang talinghaga tungkol sa taong malakas na binantayan ang kanyang bahay na nasakop, pero mayroon pang pinakamalakas. At ang pinakamalakas ay walang iba kundi ang ating pong Hesus Nazareno, na yung mga demonyo na inaalihan niya ang mga tao ay pinalaya, sapagkat ang ating Panginoong Hesus Nazareno ay siyang pinakamalakas, siyang pinakamakapangyarihan. Kaya sinasabi niya sa Ebanghelyo natin ngayon ni San Lucas, Kapitulo 11, versikulo 20, na kung sa kapangyarihan ng Diyos ginawa niya ang pagpalayas ng demonyo, dapat malaman nila na nagsimula na ang paghahari ng Diyos. Napakaganda po itong pagkasulat sa Koinoko na Grigo. Sa Koinoko na Grigo ay nakasulat po Dactylo Theo, para bang daliri na makapangyarihan ng Diyos. Na kung maalala natin yung panahon sa Exodus, yun rin ang kamay ng Diyos ang siyang gumagawa ng mga iba't ibang mga pangyayari, mga himala, hanggang nagkaroon ng paglaya ang mga inalipin ng mga Israelita tungo sa pangakong bayan. Kaya ang kapangyarihan ng Diyos ay gumagalaw. Ang makapangyarihang kamay ng Diyos ay gumagalaw pa rin magpahanggang ngayon. Ang kailangan lang po natin ay kilalanin natin ang Diyos. Kilalanin natin na siya ay gumagalaw, na siya ay kumikilos sa buhay natin. Kasi kung minsan, kung mayroon tayong mga maayos lang na buhay, walang nangyayari, okay lang, para nakalimutan na ang Diyos. O dili kaya, maraming tao pumunta sa mga mall at nagkaroon ng iba't ibang mga piyesta o kung ano-anong mga ginagawa nilang mga pagdiriwang. Paminsan sa mga pagdiriwang, nakalimutan na nila ang Diyos. Saka na lang kung ang tao ay mayroong pinagdaanan na malalim o mabigat, saka na lang kung magkaroon ng problema, saka nila maalala, mayroon palang Diyos at tumatawag sa Diyos. At puminsan, sinisisi pa ang Diyos, bakit na dumadating itong mga solusyon o problema sa buhay. Hindi nila alam, hindi natin alam, na ang Diyos pala, nariyan lang 24 oras, 7 araw
sa isang linggo. Buong taon, bawat saglit, nariyan siya. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos dahil mahal tayo ng Diyos. At ang kanyang pag-ibig at pagmamahal ay dakila at lubos. At dahil dito, hindi tayo pabayaan ng Diyos. Tayo lang paminsan, kung mayroong hiningi sa Diyos, akala natin agad-agad, nariyan na. Parang gusto natin instant. Alamin natin na ang Diyos ay tumutugon sa iyong mga panalangin sa kanyang panahon, sa kanyang paraan, at para sa kaligtasan. Baka ang hiningi mo para hindi sa kaligtasan mo, parang sa mga material na bagay, para lang sa iyong sarili. Kinakailangan nating kilalanin ng Diyos na siya talaga ang tunay na magbigay sa atin ng kaligtasan. Ang Diyos hindi nagpapabaya. Ang Diyos hindi tayo ilaglag. Kakapit tayo sa Kanya. Puhugo tayo ng lakas sa Kanya. Tayo ay Kanyang iligtas. Sapagkat ang Kanyang makapangyarihang kamay ay sa hindi lang pagsaklulo sa atin. Iniligtas tayo ng mapagmahal na Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Atin pong tutugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin na wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Gethsemane na dito'y pinawisan siya ng dugo ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinig, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. At mga sariling kahilingan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita gawa buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna lang. Nazareno, naririto kami sa
sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo at katawan mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin ang patido pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, si kapagpatawad ng mga kasalanan, magganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng cross ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanitunay, marapat na kayo aming pasalamatan. Yung ipinasyang sa kahoy na cross, ang sangkatauhay tubusin Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan sa kahoy na cross. Itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuhay sa iyo, sa kahoy na cross, siya ay nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa namang nagsisiawit ng papuri sa iyong bahay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal na makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, at inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo po ngayon simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, Nene ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus, sabay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka sa bahin, ang ngalan mo mapasa amin, ang kaharian mo sundin, ang loob mo dito sa lupa para ng sala. Aming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo aming panampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyang kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pabayaan, Poong Yesus, nasa
sa hirap at sa ikay kasama ko. Ang sama ko, dasal sana'y pakinggan mo. Nang mapawi ng mga paghihirap mo. Oong Yesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Iyon pong wala pang leksyo divina para sa pong Isus na sino. Available pa po ito. 130 pesos po ang kopya doon sa may information card. Announcement po. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha ng envelope na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information card. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa na o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na gaganap dito sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na mga nasa gip ng kahoy ng cross na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalahatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Salamat po kay Father John Balbino na kasama ko ngayon sa pagdiriwang ng banal na misa. Palakpakan po natin si Father John at ang kanyang kasama na naglilingkod din at lahat ng mga naglilingkod ngayon naway pagpalaan kayo lagi ng Panginoong Nazareno. Salamat sa lahat ng mga samang nagbigay ng tulong at donasyon sa Capo Church. Pagpalaan kayo lagi ng Panginoong Nazareno. Salamat sa lahat na nakikiisa ngayon sa Eucharistia ay narito sa loob at sa mga naugnay sa pangitan ng iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paraan na ba inyong panalangin ay dinggin ng Poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang lahat na narito ngayon at lahat ng mga dibuto at mga tagapaglingkod sa ating Poong Jesus Nazareno. Tunay nga ang ating Panginoon. At sumayo rin. Tunay nga ang ating Panginoon ay may kabutihang loob sa atin. Naway, lagi natin siyang papurihan. At manalangin tayo sapagkat iniligtas tayo lagi ng ating Panginoon. Minamahal tayo ng ating Panginoon. Uhugo tayo ng lakas sa Kanya. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po namin itaas bagya mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal ng Poong Jesus Nazareno, hinagbos niya ng cross ng walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.
Pakinggan mo kailangan ang kana nagsusumamo sa imakamta na Manila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga lamahin, dasalan, mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon nito na mahala ng pangako ng sabinyag na ikaw ang iibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Kami po ni Padre John ay may bigay sa inyo ng pagmasmas. At pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maiging taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa Purihin Diyos. Purihin natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang amin buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati